Taong 2012, nang ma-relocate sa Tipoco Village sa Barangay San Manuel sa Puerto Princesa ang ilang pamilya. Kasama na rito ang pamilya ni Narioli. Wala pang linya ng kuryente noon sa lugar. Kinailangan pa nilang gumamit ng gasera at kandila para lang magkailaw sa gabi. Okay na po. Siyempre, lalo na noon yung nag-estudyante. Madilim. Ipag, malaking bagay na magkailaw kasi hindi na mahirapan mag-aral. Taong 2013, nanawagan sa ABS-CBN ang kaniyang biyanan na si Tatay Benny Domingo para mapailawan ang kanilang lugar. Mahirap, ma'am. Ang walang ilaw. Hindi mo makita, ma'am, ng liwakad at hindi makaregyo. Sana mabigyang pansin na po yung lugar namin dito kasi lalong-lalo na po sa aming mga estudyante. Sobrang hirap po mag-aral nang walang sariling kuryente. Nakikilang po yung ginagamit. Anong gusto mong hilingin sa kanila? Magkaroon na po ng kuryente. Awat ko. Kasama rin nilang na-relocate noon ang pamilya ni Naaling Aliza. Naaalala pa niya na dahil walang linya ng kuryente sa lugar, ay hirap siya sa kanyang anak na may espesyal na pangangailangan. Mahirap talaga kasi gaya walang ilaw. Mainitan siya. Hirap ka talaga kasi sige kapay-pay magdamag. Si Iya naman, naranasan ding gumawa ng mga assignment gamit ang gasera bilang ilaw. Mahirap pa talaga pag walang ilaw kasi nga kailangan mo pang magsindi ng ilaw. Kailangan mo pang yung may gas ka lang, kailangan may muron para mabasa mo yung mga nakasulat. Sa pamamagitan ng ABS-CBN ay nailapit sa Palawan Electric Cooperative ang kanilang hinaing at bago magpasko ay napailawan ang ilang tahanan sa lugar. Ako po, sa puso ko'y magkasama tayo. Sa tagal namin na ginagamit itong gasera ito, 3 taon, hindi ko makakalimutan hanggat nabubuhay pa kayo, nabubuhay pa kami. Hindi ko rin ito kayo makakalimutan. Kasi kayo ang dito po nag-start yung pagpailaw ng ABS-CBN. Nagkaroon na po ng ilaw dito sa, nag-umpisa na po magkaroon ng ilaw dito sa amin. So, hindi na po naging problema yung kuryente. Naging maayos na po lahat. Tapos, siyempre, pag may kuryente ka, may ilaw na siya, maliwanag na, wala ka ng problema, yung mga anak mo, wala nang reklamo kasi hindi na mainit. Yun, malaking bagay po yung nagawa ng pagpapailaw po dito sa amin. Ayon kay Rioli, mula noon ay naging masigla na ang lugar at marami na rin ang nanirahan sa Tipoco. Umunlad na rin ang pamumuhay ng ilang residente. Oo, mas dumami na kasi syempre yun ang unang hinahabol ng tao, yung may ilaw kaagad, may tubig, ganun yung pinaka-importante kasi ang hirap naman din kumilos kapag madilim na, di ba? Ayon naman kay Aling Aliza, ang pagpapailaw sa kanilang lugar ang isa sa mga halimbawa ng tulong na naibibigay ng ABS-CBN sa maraming Pilipino. Tiyak aniya na mababawasan ang tumutulong kapag tuluyan ang nagsara ang ABS-CBN ngayong Agosto. Kahit saang lugar, di ba? Malaking tulong na ang ABS-CBN. At saka, siyempre, ang mga balita, ABS-CBN talaga ang nag-aano sa balita. Ayun, malaking pasalamat ko sa ABS-CBN na nakatulong sa amin dito. Nitong July 10 ay tuluyan ang nagdesisyon ang Kongreso na patayin ang parangkisa ng network. The resolution to deny ABS-CBN's franchise application is hereby adopted. Dahil dito ay kinakailangan na rin ng kumpanya na magbawas ng mga empleyado at kabilang sa mga unang maaapektuhan sa retrenchment ay ang ABS-CBN Regional o ang mga nakabase sa iba't ibang probinsya sa Luzon, Visayas at Mindanao, kasama ang Palawan. Lynette de la Cruz, ABS-CBN News.